Hi guys! This is Summer Susie! Welcome to my channel! Ngayon guys, magluluto tayo ng ginisang talong! Alam nyo ba guys, napaka-easy lang nitong lutuin at napaka-simple lang din ang mga ingredients, di ba? Alam ko guys, ito lang yung pinakamadaling lutuin din na gisa-gisa kasi ang mga talong madali lang iluto. So guys, ito yung mga ingredients ng aking ginisang talong. O, di ba? So first thing guys, syempre kailangan natin guys ng bawang, tapos sibuyas, tapos maglalagay ako guys ng magic syrup. Tapos meron tayong giniling dito guys. Ayan. Tapos guys, maglalagay ako ng oyster sauce. Pwede kayong gumamit kahit anong brand. Tapos kung wala kayong toyo, pwedeng dark soy sauce. Ito lang kasing meron akong available. And of course, guys, ang main ingredients is itong ating talong. So, itong talong, guys, aking hiniwan ng pabilog. Ayan, maninipis. Ayan, no? Ayan, madali lang to, guys. So, start na tayong magluto, guys. So, guys, nagpainit na ako ng mantika. Ayan. So, gisan na natin, guys, itong ating sibuyas. Ayan. Kapag translucent na guys, itong ating sibuyas, ilalagay na natin ang ating bawang. Kung meron kayo guys na kamatis, pwede din guys isabay. Kaya lang, wala akong available eh. Ito lang. So, okay na rin to. Then guys, ilalagay na natin yung ating pork giniling or minced pork. Ayan. So guys, titimplahan ko na itong ating giniling guys. Maglalagay ako ng paminta at saka itong magic syrup. Para may lasa na guys yung ating ginisang itong giniling na baboy. Ganyan din ba kayo guys kapag nagigisa? Kasi feeling ko kasi guys kapag hindi titimplahan yung anong tawag nito, itong giniling na baboy, parang hindi siya masyadong manamnam kapag ihalo mo na sa gulay. Kaya ayan. Pero depende na yun guys sa style niyo guys. So ito lang yung aking style. So guys, check natin yung ating pork giniling. Ayan, hindi pa siya luto guys. So ang pag-ano nito guys, para malaman nyo na luto na yung ating means na pork, dapat kulay brown na siya guys at wala kayong makitang parang fresh na dugo. Ang bango niya guys. So iwan muna natin guys. So guys, check natin. Ayan, lagyan natin guys ng toyo or dark soy sauce. Ayan, para may kulay. Kapag ganito na guys, ayan o, nagbo-brown na siya. So, ilalagay na natin guys yung ating talong. Ayan, put it slowly. Ayan. Then guys, maglalagay na ako ng oyster sauce. 2 kutsara ito guys. Ayan. Tapos, takpan natin ito guys. Hayaan lang natin siyang maluto. And then, tikman mamaya. And then, kung kulang, edi magdadagdag tayo ng seasoning. Guys, check natin. Ayan, diba? Nagpo-produce na siya guys ng water o yung talong. Kaya hindi mo na kailangan lagyan ng tubig. Hindi pa siya luto, guys. So, guys, check natin. Ayan, oh. May tubig na rin siya, guys. Nagkaroon ng sabaw. Tikman natin, guys, kung tama na yung lasa. So, guys,
tamang-tama lang yung ano, lasa niya. Maglalagay na lang ako ng paminta. And then, mga 2 to 3 minutes, guys, luto na to. Tama lang yung nilagay ko, guys, na ano, dark soy sauce at saka oyster sauce. Tsaka yung ginisa mix dun sa baboy. Yan, no? Ganun lang kasimple, guys. Guys, maglalagay ako ng konting sesame oil. Ayan, para mabango. Ayan. Ang bango. So guys, tikman natin ulit. Init. Sarap, guys. Manamnam. Guys, para malasa siya, lagyan natin ng konting suka. Ito lang, isang takip lang, guys. Ayan. Tapos hayaan natin mag-evaporate yung ano, yung suka. So guys, luto na yung ating ginisang talong. Ayan. Pinatay ko na yung apoy, guys. Naku, guys, ang sarap. So guys, ano pang hinihintay nyo, guys? Gayahin nyo na tong recipe dahil madali lang siyang lutuin. Kung ano lang yung meron kayong available na ingredients, yun na lang ilalagay nyo. Tapos tansyahin nyo na lang yung lasa. Okay, guys? So guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Summer Susie. Don't forget, guys, to comment in my YouTube channel. Thank you, guys. Bye!